Hi guys, Adrielle here. How's everyone? I don't know what to feel. Hindi ko alam talaga. Tagal kong hindi nag-vlog. But today, I'm doing a vlog. But this is rather a different vlog. I haven't done something like this ng matagal na. But yeah, so story time lang to. Just gonna share some stories that I experienced myself. So ako sa akin to nangyari. Although I will not be naming names, but these experiences really made or had or baka nga have pa a really huge impact in my life. Negative impact in my life, actually. So, let's start. So, let's start dun sa pinakauna. So, this happened when I was elementary. Hindi ko nasasabihin kung anong grade. But, elementary ako. Nung time na to. I don't know if my classmates still remember this, but I still remember how I cried nung mga times na yun. So, it was Christmas party. Christmas party yun. Ang hirap ito ikwento kasi medyo complicated, but I don't know, for some reason, chinek ng teacher yung regalo ko. Chinek niya, as in binuksan niya yung regalo ko. Nakita niya yung regalo ko is keychain na heart. I still remember it's heart, something like that. Heart siya, tapos pag pinindot mo yung likod, umiilaw siya. Pareho kami ng pinang-exchange gift ng kapatid ko. Alam ko ganun din yung sa kapatid ko. Binuksan niya, chinek niya, and then she decided that hindi ako kasali sa exchange gift. Usually, di ba, sa Christmas party, huling ginagawa yung exchange gift. Bago kayo umuwi, usually ganon. I still remember how I cried nung time na yon, just because of my gift. Hindi ko makalimutan yung experience kasi this is where it gets really complicated and I can't mention this. Basta complicated yung matter. And as a child, sobrang sakit nun. Parang tumatak sa akin na yung meron ako ay hindi enough para makasama doon sa mga kaklase ko. And I really don't know how to accept that fact. Aside from the complicated matter na hindi ko kayang sabihin. It really made a negative impact sa buhay ko. Kasi hanggang ngayon, imagine, I'm already 32 years old. This happened many, many years ago.
But I can still remember the feeling na hindi ka belong just because you don't have something, or what you have is not enough para maisali ka doon sa grupo. So ayun guys, yung parang isa, una sa mga experiences ko. Second experience was another complicated matter. Okay, but this happened between me and my cousin that I won't be naming. I don't know if you still remember this, but it really made a negative impact in my life. I was vacationing sa kanila nung time na yon. And sa hapon, we used to ride, ano ba, yung may sidecar na bike. Ano daw? Siya yung nagpapadyak nung time na yon. Pinahawak niya sa akin yung phone niya. Back then, may phone na din naman ako. Pero yung ano lang, keypad na phone. At nagsistart pa lang mauso yung mga camera phones nung time na yon. I still remember parang ang uso pa lang nun na camera phone is sa Nokia, is Nokia 7650. At saka yung Nokia na pabilog yung pindutan na ganun. Pero siya, ang phone niya is not Nokia. I think it's Siemens. And then that is a camera phone. Tapos, parang, pinahawak niya sa akin yon. It's Siemens. Actually, kahit siguro Nokia yon, hindi ko pa rin alam buksan. Pinahawak niya sa akin, tapos napindot ko lang yung asterisk. Yung asterisk na pindutan niya. And then, napindot ko yon, sinapito niya ako. As in, ginanon niya ako. For accidentally na napindot ko yung asterisk ng phone niya at umilaw yung phone. Sinapito niya ako na parang, ayun, same feeling din nung unang experience na parang pakiramdam ko nun, ano ba ako, parang alipin ba ako, na pag nagkamali ka, parang okay lang, nasaktan ka na nila. Hindi ko naman inopen yung phone niya kasi hindi ko naman alam buksan. Pero ganun yung naging reaction niya nung napindot ko yung phone niya. Ang sakit sa kalooban lang, because parang dahil lang doon, parang minata ka, minaliit ka, parang wala kang karapatan. Ang negative impact sa akin noon, syempre parang may natanim sa puso ko na parang maling pakiramdam, na hanggang ngayon, matanda na ako, kahit na na-realize ko na to, minsan dumadating pa din siya. Parang dapat iniisip ko, dapat mas maganda yung gamit ko sa mga taong to. Dapat mas ganito, mas maganda yung akin. Alam mo yon, ganun yung naging feeling ko because of that experience. Na parang dahil wala kaming nung time na yon, hindi naman sa walang kakayahan, but it's not the priority of my parents. Kasi kahit pa paano naman, meron naman kaming cellphone eh. Ako, yung kuya ko, meron ding cellphone nung time na yon, pero hindi lang namin kaya pa yung bumili nung ano, kasi syempre meron kaming ibang priorities. Mag-nag-aaral yung kuya ko na noon sa college. Tapos ako naman, high school ako nung time. Mag-high school yata ako nung time na yon. So, ayun. Parang that
experience made me realize that these people can be really cruel. Pero ngayon naman guys, parang this cousin of mine, it turned out fine naman. Hindi na siya ganun, sobrang malayo siya dun sa yung character niya ngayon is sobrang malayo dun sa nangyari na yun, dun sa kwento na yun. Ngayon iba na siya. So sobrang he is very different now. And I thank God for that. And then my third experience is also with a cousin, but this time it's a different cousin. It happened inside the church, sa Methodist Church. Kinuha ako nila pastor nun na magturo ng sayaw sa mga estudyante na LCDC. Then, binayaran nila ako. Still remember, it's 1,000 pesos. Tapos, syempre, di ba, parang unang sweldo. Hindi naman sweldo, pero parang nakatanggap ka ng something dahil nagtrabaho ka. And then, bumili ko ng sapatos nun. Yung sapatos na binili ko is, hindi siya branded, but it's not sa palengke. Sa SM ko siya binili. Pero yung hindi branded, I forgot na kung ano yung ano niya eh. Kung may tatak ba siya or wala. Basta hindi siya branded, mumurahin lang siya. Parang it's around 500 or 600, something like that. Parang ganun lang siya. Sinuot ko sa church na Sunday yun, simba. Tapos kasi usually kaming mga kabataan nun, sa harap kami nakaupo. Usually nga sa pinakaharap pa ako umuupo or basta dun sa first three rows, dun kami nakaupo ng pews. Pews kasi yung upuan sa church. Hindi siya yung mga monoblocks. And then, nakita nung pinsan ko yung suot ko na shoes. At siya din, meron siyang bagong sapatos, original na Converse. Sabi niya sa akin, nagsusuot ka ng ganyang sapatos. Parang napatingin ako sa kanya. Tapos sinabi ko nga na gano'n, binili ko yun sa SM na gano'n. Sabi niya bigla sa akin, tignan mo yung sapatos ko. 3,500 yan. Sabi niya, binili ni tata yan. Sabi niya gano'n. Huwag ka nagsusuot ng ganyang sapatos. Sabi niya ganyan sa akin. Tapos syempre ako naman, wala, napatingin lang ako. Tapos parang I'm not sure, pero alam ko sinuot ko pa rin naman yung sapatos na yun, pero sa pag sumasayaw na lang yata sa church, ay sa church, sa ano, sa BPS yun nung time na yun, kasi parang nahiya ako na ganun yung sapatos ko. Yung mga ganong experience, mali ko siyang natanggap, guys. Hindi ko siya pinrocess positively. Naprocess siya sa akin negatively. And it affected me so much. Now that I am realizing a lot of things in my life, those experiences, nagkaroon talaga siya ng sobrang laking negatibo na impact sa buhay ko. Kasi pinili ko na makontrol ako noong mga experiences na yon. Imbes na i-take ko sila na ito yung nangyari, dapat ipakita ko sa kanila na ganito. Hindi ganon. Parang ang nangyari ay ganun nga, pinakita ko sa kanila na ganito to the point na hindi ko na pala kaya, ginagawa ko pa. So, ayun guys, I just hope that kung meron mang mga nanonood ngayon na nakaka-experience ng mga ganong mga kwento ko,
same thing lang na experience ko. Don't take it negatively. Gawin mo pa rin positive. Kasi in the long run, magkakaroon ng effect sa'yo yan. Hindi mo mapapansin, pero magkakaroon ng effect sa'yo yan. And it's always bad. Because for me, ang nangyari talaga, naging negative yung effect niya. So sana guys, wag niyo akong tularan dun sa part na yon, dahil yung kapupuntahan nyo hindi maganda. Okay guys, I'll just end my vlog here. Don't forget to like, comment down below, and of course subscribe to this channel. Bye!